orang ibadah rumit, ha? Pertama, Okay, sila po'y taga-Peti pa, doon po sa talagang tukog ng bundok na inaakit nila Laila at saka ni Sheik. At doon naman kasi Sheik. Ilang po sa ipin ba? Sa book of 1 Corinthians. Chapter 1 muna. 1 Corinthians chapter 1. Now, dito po nakaraang linggo, mga kapatid, at sila po yung nakatandaan yun, no? Ay atin pong pinag-usapan kung paano tayo makakatanggap ng encouragement mula sa ating Panginoon. Yun ang ating kailangan, takas na loob, tatag, na makapagpatuloy tayo, at ang gusto talaga nagbibigay ng encouragement, nasaan mo siya, at atin din pinag-usapan yung courageous Christian life, yung buhay Kristiyano na may tatag, may tapang. At paano ito ibinibigay ng Diyos? Pangatuloy naman talaga na yung tatag ng kalooban na ating kailangan ay Diyos ang tunay na nagbibigay. Amen? Encouragement, then what courage, makapagpatuloy, Diyos ang nagbibigay. At kung yung natatalaan, no, isa sa paraan ng Diyos para bigyan ka ng loob at lakas ng loob na tatagtapang ay isa sa kanyang paraan na ay through our fellow Christian. Amen. Are you listening? Amen. Amen? Pwede ko? Isa sa paraan upang ikaw ay patatayin at palakasin ng Diyos ang iyong kalooban ay is through your fellow Christian. Iba na rin? Yes. Amen? Amen? Oh. At nakita ninyo sa Hebrews chapter 10, di ba? Sapagat sa Hebrews chapter 10, ay ginamit yung salitang exhorting one another. Iba na rin? Ha? Exhorting one another, ha? Okay? Or consider, ha? Encouraging one another. Alright? Era ating pinag-usapin sapagkat talagang mahalagang maunawa natin na ito yung panahon na hindi na na hindi tayo dapat pa talagang naglalaban-laban. Hindi talagang nagpapalataso ng loob. Amen? Amen? At binibigyan ng encouragement na lakas ng loob, pag-asa yung bawat isa. Kaya nga, yung gano'ng healthy relationship sa church ay napaka-importante. Dahil higit sa gatong kapanahonan. Amen. Amen? Na ikaw ay may magandang relasyon, hindi ba? Kaugnayan sa iyong church at sa iyong mga kapatid sa Panginoon. Alright? But, kailan talagang yung gatong na contention or disagreement, minsan, hindi may iwasan. Di ba? Tama ba? Okay, na hindi talaga minsan ay magkakasundo. Talaga minsan ay talaga nagkakaroon ng ganun ng konting iringan ang mga magkakapatidan sa Panginoon. Di ba lang eh? Na 1 Corinthians chapter 1 and verse number 11, tingnan po ninyo. First Corinthians chapter 1, verse number 10, hindi na kayo? Now I beseech you, brethren,
by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you. Tama yun? Bakit niya sinabi ito? But that you be perfectly joined together in the same mind and the same judgment. Bakit ito sinabi? Na wala sanang division or split or paghihiwa-hiwalay or kampihan sa gitna ninyo. Bakit niya sinabi yun? Verse number 11. For it has been declared unto me of you. Kasi may nagsumbong sa akin patungkol sa inyo. Mga kapatid, okay? By them, son of the house of Chloe, that there are what? Ito mo, isinumbong kayo sa akin ni Chloe. Nag-just anyway, nag-limang-limang pagtatalo-talo. Nakakita kayo? Are you with me? Amen? Okay, ha? Alright. Napaka-importante sa church, yung itong healthy relationship ng bawat isa. That apart, talagang magkamisan, hindi may iwasan na may pagtatalo-talo. Pero hindi pagkakasundo sapagkat magiging sa New Testament Church nangyari. Nakatayo? Tama ba? And then, buksan ang ating isipan. Iyon ang katotohanan. Ebe kasi, sabi ko nga ang isang, yung mga, yung mga, anong tawag din ba? Yung mga buong bibig ng matatanda, kaya dati brado, kung yung ang dilat ngipin, ang tagal-tagal na magkasama, nagkakagatan pa. Nakakagat ba ba ginam? Tagal-tagal na magkasama, hindi nagkakagatan pa. Ano ba? Amen? Pero ba magkasama, hindi nagkakagatan? Pero magkasama, hindi nag-away? Pero mahalaga, hindi nag-iwala. Amen? 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 Nag-iwala. Yung babae sa bahay, yung lalaki sa kamali. Hindi dapat yun. Alright? Kung hindi na, anong pinagtanunan dito? Lahat sa nagkaka-division pa sila, anong pinagtanunan? Verse 12 to number 13, now this I say, that every one of you say, I am of Paul. And yung isa naman sabi, ako naman ay kay Apollos. Yung isa naman ay, ako ay kay Cephas. And I of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Nakita mo? Si Pablo, hindi naman siyang bubuhay ng kanilang grupo niya. Pero nangyari, oh, mas gusto, ako, disipulo ako ni Pablo. Yung isa naman, ah, ako disipulo ako ni Apollos. Ah, hindi ako kay Kristo. Pilihan niyo po? Nakatingin po yan. Ako, baptist ni Pablo. Magaling yun. Ah, ako, baptist ni Apollos. Magaling magsalit tayo. Nakatingin yan. You see? Minsan, talagang nangyayari yun sa church. Na maliliit na bagay lamang, pinagdidibatihan ka. Di ba alam eh? Ano kasi? Totoo, amen. Maliliit na bagay, nagtatampuhan. Maliliit na bagay, hindi na nagkikibuhan. At pag tumagal, yun ang meron bakit ikaroon ng division sa church. Nagkakampi-kampihan sila. Alright? Now, in chapter 12, verse 23 to 25, what is chapter 12? 23 to 25. All right, did you get it for you? Chapter 12, okay, 23 to 25. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant kindness. So dito, ikinumpara ni Pablo ang church tulad ng iyong katawan. Ang katawan, maraming members, maraming part, pero isang katawan lamang. Hindi pwede sabihin ng kamay, bakit hindi siya paa, hindi siya
kabilang sa katawan. No, kabilang ka sa katawan. Hindi pwede sabihin ng mantan sapagkat hindi siya taingan, ay hindi siya kabilang sa katawan. No, hindi pwede. Okay, isang katawan, pero maraming members. Hindi pwede mag-iwaliwalay. Ano yung sinito siya? Amen? Hindi sapagkat mahina yung paa, papababayaan mo, no? Pagka masakit ang paa mo, inaalalayan ng iyong amay. Amen? 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 Pag masakit yung kaliwang kamay mo, pag pinupuhatin ka, inutulungan ka ng kanang kamay mo. Hindi pwedeng pabayaan. Nakikinig ka sa akin? Amen ka siya? Are you repeat? Now, okay. That's verse number 24. Ready? Basa. For our counterparts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which was, which not. Sabay-sabay, 25. That there should be what? Ceasing in the body. Bakit kailangan magtulungan? Bakit hindi dapat magkahiwalay? Bakit kailangan pagmahinga ay aalalayan? Anong dahilan? Verse 21, that there should be what? That there should be no ceasing in the body. Okay? But that the members should have the same care one for another. Alright? Now, guhitin niyo po yun at tinanganin tayo that there should be no ceasing in the body. Okay? Now, yes, nakita natin sa New Testament Church na bagamat si Pablo na ang pinakang leader nila ay nagkaroon pa ng hindi pagkakasundo-sundo. Yes, disagreement will happen at the church. Hindi talagang nangyayari sapagkat hindi lahat ay magkakapareho ng opinion. Amen? Amen? Ganun pa man, hindi dapat na magkaroon ng away-away o hindi dapat maging palaaway ang isinuman sa atin. Nakikinig kayo, Christian? Amen, Christian? Now, ngayon, kung dumating ang hindi pagkakasundo-sundo, kung mangyari na magkakaiba ang katwiran, ano ang dapat nating gawin? Upang sa ganung paraan, ay hindi magkaroon ng division at sa ganung paraan ay makapagpatuloy pa rin ang bawat isa sa kanyang ministry. Hindi natin pag-usapan sapagkat kailangan natin higit sa panahon ito yung healthy relationship ng isa-isa. Ay lang ito pa yung ay langin. Okay, hindi ito dito. Pwede ito pwede natin pag-usapan. Ay, kay managangin, manamig Diyos, kasalangin. Kung kayo muling lumalapit sa inyo, Panginoon, upang kami po kausapin, turuan po kami noon ng inyong mga prinsipyo, kung karunungan kami noon, kayo po ang aming pastor, nakabili po namin siya sa inyo, Panginoon. Kasi niya po siya ng inyong balabay spirito, Panginoon. Hindi niya po siya ng salita na kailangan po ng bawat isa. Dinisi niya po kami, Panginoon. Kaya aming dalangin, sanarin ang aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Alright. Now, the word ceasing, ano sa Tagalog yun? Ano sa Tagalog? Verse 25. Okay, sabi ko, alis na ceasing? Sabi pa may upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan. Diba? Okay, kundi ang bawat sangka ay magkaroon ng magkaisang pag-iingat sa isa-isa. Alright? Pero paano nga kapag dumating yung tinatawag na magkakaiba na ng opinion? Paano ang gagawin kapag ka magkakaiba na ng katuwiran? Ano nga ating gagawin? Sa ganun pala'y hindi magkabahagi sa church. At sa ganun pala'y makapagpatuloy ang bawat isa sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Ano ang ating gagawin kung dumating yung conflict o hindi pagkakasundo-sundo sa gitna ng kapatiran? Ano ang ating gagawin? Number one. Number one, we must realize that
that you are not always going to agree with others. Importante po ito. Tanggapin natin ang katotohanan. Hindi tayo laging magiging sang-ayon sa opinion ng iba. Tama, amen, isan? Amen. Amen. Magkakaiba tayo ng opinion, madalas. Magkakaiba tayo ng paraan, madalas. Ah, ayaw ka rin, mayroon mong sabi, ah, hindi ka noon. Hindi mo niniwalang magkakaiba tayo. Sa ganun paraan, hindi ako niniwala. Sabi nyo, nasa-ganun pa. Okay, paano kayo naghahalo ng kape? Anong ginagamit yung panghalo ng kape? Kaliwa o kanan? Sabi niya sa kanan. Ayun pa, pagkita mo, magkaiba tayo? Ako, bitsara. Ito no? Yes, Mr. Okay, ito na natin. Tayo ay nasa laman pa rin. At sapagat tayo ay nasa laman pa rin, ano ho, talagang mabalas ay hindi tayo magkakapareho ng opinion o paraan. Alright? Ito po ba Acts chapter 15, 37 to 38. Read your Bible, please. Aklat ng Gawa, chapter 15, 37 to 38. Alright. Verse 36, sabi ni Pablo, balikan natin yung mga kapatiran na ating naturuan. I-follow up natin. Alright, yung mga ating mga napuntahan in every city where we have preached the word of the Lord and see how they do. Verse 37, sabi ni Barnabas na kanyang kasama, pakasabay-sabay, and Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. Now, itong si John or si John Mark ay pamangkin ni Barnabas. Na? At nung every days pa lamang ng mission, nag-back out, nag-quit, nahirapan, umuwi sa kanila. Okay? Ngayon, ang gusto ni Pablo ay balikan yung mga bayan na napuntanda at i-follow up ang mga nawin nila. Ang gusto ni Barnabas ay isa bang muling si John Mark na kanyang pamangkin. Anong sabi nitong si Pablo? Verse 38, sabay-sabay tayo. But Paul thought not good to take him with them. Who departed from them from Pamphylia and went not with them to the world. Malamang si Pablo ay man of conviction. Ayaw niya na quitter. Ang hindi niya sa akin? Samantalang si Barnabas ay talagang siya man of encouragement. Pasigot, dahil pamangkin niya, isa ka ulit natin. Dari pala, hindi na pwede. Ayoko. Ano nangyari? Verse number 39, sabay-sabay tayo, and the contention. Okay? And the contention was so sharp between them that they departed asunder one from the other, and so Barnabas took Mark and sent unto Cephas. Maging ang mga apostol nagkaroon din ng hindi pagkakasundo. Ano yung simple siya? Sapagkat magkaiba sila ng opinion. Alright? Now, kaya, how we should handle conflict with fellow believers? We must realize that you are not always going to agree with others. Ang hindi ka sa akin? Emerson? Yes. Alright, talagang tanong ka na magiging magkaiba kayo ng katwiran, pero pwede pa rin naman kayong magtrabaho magkasama. Nakikita sa akin? But I think it's about it will take a spiritual person to do this. Dito masusubok naman ang iyong maturity. Kung ikaw nga ay growing Christian, handang magbigay o handang magpasensya. Nakikinig sa akin? Pastor.
Hindi pastor na ang kanyang paniwala kapag magbabaptis ka, pati yung pastor, lulusong din. Sapagat si John the Baptist lumusong sa tubig. Hindi ba pastor naman, sino ba maglalarawan ng death, burial, and resurrection? Yung pastor ba ay babautismuhan? Siyempre, babautismuhan, di man yung pastor eh. Pero bisa, dahil doon na, hindi magkasundo ko ba? Di ba naman siya? Amen? Oh. Okay, no. Sabi ko sa'yo, maging sa Lord's Supper. Ha? Ngayon, mga churches na kung mag-Lord's Supper, umaga. Kasi yung bumimbro, hindi dumadalo sa gabi. Kaya Lord's Supper, umaga. Can you imagine? Hapunan ng Lord, pero almusal. Di ba? Ang sabi naman ng mabas, eh, picture lang naman. Yung mabas, so, siyempre, gaya ko. Lord's Supper, dapat at least hapun. Hapunan eh. You see? Anyway, hindi naman medyo doktrin yun eh. Pero most of the time, dahil na rito, nagtatalo-talo ang iba. Again, Christian, we must realize that you are not always going to agree with others. Alright? Lalo ko nung, ano ba, Ernesto, nung nasira yung ating mga, ano ba, granay, diba? Hindi, iniisip ko rin yun eh. Okay, misa pa pula sila, tatalim ko si Oli, tatalim ko si Tom, ba't kaya nagtatanong? Para magtutin nyo, pagkakaibig sila ng paralay, bakit umana? Eh paano ako dapat doon para mag-aana? Tatanungan mo, magkakaibig din sila. Pero meron naman, pero pasaan si Mento, meron pa yung simento. Pero, nagama. Nakikip ka sa akin? Again, bakit dumating ang time? Nagaloob ni sa akin, ano ang ating gagawin sa isang mature na Kristiyano, ihahanda niya ang sarili talaga at tatanggapin niya, hindi tayo naging magkakapareho ng paraan. Amen? Pero hindi dapat maapektuhan ang gawain ng Diyos. Alright? Secondly, you don't have to be an enemy with those you disagree with. Pag dumating pa ang taon na meron kayong maging kaperasong argumento o hindi pagkakasundo-sundo, hindi ito dapat mahulugan ha, na giyera na. Ano nisa? Amen? At ituturin mo ng kaawa yung hindi mo nakasundo. Huwag natin kang limutan, siya ay kapatid mo sa Panginoon. Yes. Hindi mo siya kaaway. Amen. Alright. In the book of 2 Corinthians chapter 8 and verse number 12. 1 Corinthians chapter 8 and verse number 12. 1 Corinthians 8:12. Sabay-sabay po tayo. 8:12. Ready? Basa. But when you sin against the brethren and wound their weak conscience, you sin against the last. Nakita mo? Okay. Kapag nasaktan mo ang kanyang kalooban, natisip mo siya sa Panginoon, nabisuan sa Biblia, nagkasala ka kay Kristo. Hindi ka lang sa kanya nagkasala, nagkasala ka sa iyo, Panginoon. Yes, Christian, you don't have to be an enemy with those you disagree with. Nakapag yung mga boxing, di ba? Tsaka yung mixed martial art. Iisip ako, ano kayo sinasabi nila kapag natapos yung laban? Kasi nakita yung pagkatapos yung laban nila, talaga bangas yung mukha, yung nakamix martial art. Pero pagkatapos ito, nagkayakapan pa sila at nagkakamayan. Nakikita niya sa akin? Amen? Uh-huh. At pag nakita sa bar, kwentuhan pa sila, pero mga bangas yung mukha. Nakikita niya sa akin? Hindi niya sa akin lang, ang galing mo, nakajay po lang ako. O, di ba? Isa ba? Sorry, nasaktan ka tao. Mas mukha ko
katawan. Ito rin sa tagadinig ko sa church. Saan tayo ng church ang Panginoon? Amen? Amen? Yes, iba ang opinion. Diba? Magkasunod ang katuliran, pero hindi dapat maging magkaawan. Bakit? Sapagat tayo ay palapahin tinubos ng dugo ng Kristo, iisang lugar ang pupuntahan natin. Isang espiritu ang tumataan sa atin, at isang dugo ang tinatubos sa atin. Amen? Amen? Huwag tayong magkasala sa ating Panginoon. Bagay. Pray. Pray and ask God to see if you are wrong. Tandaan natin, hindi ka laging tama. Alright? Huh? You are not always right. Di ba? Misan talaga, palagay mo tamang-tama ka, pero palumbali ka pala. Bakit? Bakit? Jeremiah 17:9. The heart is what? Deceitful above all things and desperately wicked. Ang puso ay mandaraya at tubahan masama. Sino ang nakakabatid? Hindi ikaw, ang Diyos. Amen. Yan, isang talaga, akala mo tama ka. Kaya na? Mali ka pala. Kaya na? Kaya na? Talaga magkakaiba ng opinyo, magkakaiba ng para. Kahit kayo pagluto ng adobo eh. Bihira ang lupo ng adobo. Talagang bihira makatingin ng tao ng adobo. Bihira, bihira. Di ba? Ay, oh, adobo. Hirap lutuin niya. Bihira makatingin ko niya. Di ba? Pero magkakaiba. Meron hindi nilalagay ng suka, hindi nilalagay ng suka. Amen? May adobong puti. Adobo, anong toyo? Pero may ganun, may ganun. Pero adobo, may tolo na may gagapa. Amen? Pinag-alagay ng laurel, pero mayroong ayaw ng laurel. Amen? Pinag-alagay ng sapon, mali nag-alagay ng sapon. Asan po yun? Nasa sabon pa. Talagang hindi laging magkakapareho ng opinion. Amen? Pero kung ito'y mangyari sa Church ng Lord, hindi dapat ituloy na kaawa yung hindi mo kasangayon. Alright? You don't have to be an enemy with those who are disagreeing. And then pray and ask God to see if you are wrong when you have a disagreement with someone. Amen. Alright? Nakatalo mo siya. Ha? Magkaiba kayo ng paraan. Okay, huwag mo siya ito rin nakaawal. Tapos, pray. Baka maaaring ikaw ang mali at siya ang tama. Proverbs chapter 19 and verse 21. Okay, pray. Wait, dito masusukat kung ikaw ngayon lumago na. Dito masusukat kung ikaw ngayon talagang mature ng Kristiyano. Ah, dito masusukat. Alright? Na talagang ang iyong palang, Lord, ipakita mo sa akin, baka ako nga po ang mali, Panginoon. No, Proverbs chapter 19 and verse 21. Kawikaan chapter 19 and verse 21. 19:21. Okay, simulan niyo po sa verse number 20. Hanggang 21, ready? Pasahin counsel and receive what? Instruction that thou mayest be what? Wise in thy latter end. There are many what? Devices. Ano yung devices? Opinion. Ah, paraan. Palagay. Di ba alam niya? There are many devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Ano yung Amen? Ang payo pa rin ng Diyos, ang siyang mananagin. Alright? Ready and ask God to see if you are wrong. Kung meron kang disagreement sa iyong kapatid sa ating Panginoon. Alright? And number four, don't force the issue.
verse number 37, dito makikita niyo po, anong dahilan at naghiwalay si Pablo at si Barnabas. Okay, si Pablo ay very strong sa kanyang paninindigan, di ba? Oo, si Barnabas naman ay ibibigyan pa ng second chance yung kanyang pamangkin. Alright? Bakit niyo in chapter 15 verse 37 at bakit niyo ang isang kadahilanan kung bakit nagkaroon ng contention o pagtatalo si Pablo at si Barnabas. Ha? Itong mga apostol nito ng Panginoon. 15:37. Ready? Andiyan na kayo? Ready? Mas kayo Barnabas? What? Ito mo? Determined. The word determined. You see that? And Barnabas what? Pwede niyo po, and Barnabas what? Determined. Okay? Ano ba sabihin? Determined. Ha? Ipinagpilitan niya yung kanya. Ano yung sa akin? Amen? He insist. Hindi! Isama natin! Yung Pablo, yung kay Pablo, huwag na, hindi maganda. Kasi umpisa pa lang, nag-quit na siya eh. Hindi maganda. But Barnabas determined. Sabihin, he paused the issue. Yung isang bagay na naging prinsipyo ko, namisan talagang kahit ako'y tama, hindi ko ipipilit. Okay? Tatahimik na lang ako. Pero alam ko, tama ako. Ano yun siya? Ano? Isa kasi pagka talagang isa-isa, hindi, ito ganito. Kahit ipilit mo sarili mo, magkakaaway lang kayo. Iman yun siya? Ano? Doon masusukat ang maturity. Handa kang magpalampas, handa kang magbigay. But Barnabas determined. Hindi siya parang bigay. Alright? Kaya talagang nagkaroon siya ng pagkatalo-talo at naghiwalay yung dalawa. Dito natapos si Barnabas. Wala ka nang makikita sa Bible kung anong nangyari sa kanyang ministry. Okay? Bagus makita mo, ang blessing ng Lord ay na kay Pablo sapagat si Pablo ang leader. Pero yun sa muna talaga. Alright? Okay. And on this verse number 40, matapos silang maghiwalay, verse 40, ready ba sa and Paul chose Silas and deported, being what? Kita mo? Siyang may blessing. Being recommended by the brethren unto the grace of God. Alright? So don't force the issue. May mga close akong pastor na kaibigan, very close sa akin. For example, yung isang kaibigan kong pastor, no, yung kanyang paraan, yung kanyang paraan, kung tawagin ay plurality of leadership, pastoral plurality, yung bang dilimampu lang sila, o tatlong po, wala pong 100, no, yung kanyang mga assistant, pinapatawag ng pastor. No, I don't believe that. Okay, I don't believe sa plurality of pastors sa isang church. Ito pinag na. Okay? At natigit, minsan, yung isang pinatatawag yung pastor ay halos wala pang isang taon o dalawang taon sa kanya, galing sa ibang church, pero mayroong alam, binibigyan ng talent. Kaya sa church na, minsan wala pang 100, tatlo yung pinatawag ng pastor, bumalay ba sa kanya? Ito pinag na. Naniniwala ko sa associate pastor, assistant to the pastor, television pastor. Parang sa bahay kasi yun eh, isa lang ang tatay. Are you listening to it? Are you listening? Okay, pero pag magkakasama kami, no, para mag-argumento kung humahangkong sa ganung bagay, hindi ko iniiwasan kung maging topic namin yung ganung bagay.
sapagat ipipilit niya yung kanya, meron din akong paniniwala ko. Pero para magkasama kami ng maayos, iiwasan namin pag-usapan niyo. Di ba nung isa? Now, of course, isa, alam kong tama ako. Mas matanda, mas tulong ko sa kanya. Pero hindi ko ipoportion issue. Yan ang isa? Kahit na, niniwala ako na it is more blessed to give than to receive. Give and shall be given. Tiniwala ko sa malaki treated. Bring the all the tithe into the storehouse. Yung na? Alam pa ako ng Lord? I will open you the windows of heaven. And for any, at ibubuhos ko sa inyo yung what? Pagpapala na wala ang suka? Pagpapala. So napakaliwanag ang Biblia. Kung ibig mo yung ama, mag-trust na members mo, turuan mo magbigay. Turuan mo mag-touch and offering. Pag hindi mo maturo niya, hindi makakaunin sa buhay na niya. Amen. But, may kaibigan akong pastor. Mas maganda sa akin sa pagpapastor. Hindi siya bihira sa magturo ng Ibig. Okay? At ang katwiran niya, kasi mahihirap ang miyembro. Ikaw kapatid, mananatiling mahirap sila kapag hindi mo maturo ang bigay. Kapatid, ikaw, pag hindi mo sila tuturoan at bumabay ang Ibig, manatili silang poor. Okay? At ikaw pa ang hahadlan ng blessing ng Diyos sa kanila. At tama naman eh. Pag hindi ako nagturo ng Ibig sa inyo, hindi kayo i-bless. At ako pa ang balaki para i-bless kayo. Dahil yun lang, sisisihin niyo ako, binibigyan. Hindi, maliwala niyo sa akin. Maliwala kayo. Pag hindi ko tinuruan, sisisihin mo ako na din sa hindi. Gusto, hindi mo kami tinuruan eh. Wala ko, tama lang yun eh. Di pala niyo. Pero yung panibigyan ko, ay magturo, nangihilap na kasi mo naman ko. Hindi nila kaya. Kita mo, huwag magkaiba kami ng opinion. Di pala niyo. But I avoid to force the issue. Sapagkat pag ibibigay ko yung talagang akin, naranasan ko at talagang nasabay ko naman, magtatala lang kami. Di ba namin siya? Eh? No, kahit ako'y tama, at ako'y lamang alam ko ako'y tama, eh? I am not the master. Hindi ako master, kundi si Kristo. Amen. Amen? At bahala ang Diyos magpaunawa sa kanya. Amen. So don't force the issue. One of the biggest reason kung bakit merong argumento, split, talagang matinding pagtatalo-talo sa church ay kapag ipinagpili ka ng isa yung kanyang katwiran. At hindi naman matanggap ng iba yung kanyang katwiran. Kahit sa bahay nila. Tama mo? Kahit sa bahay. Amen? Ayaw ko nang argue. Ayaw ko nang argue. Hindi mo lang mag-asama. Gihiwala lang sa argumento. Amen? Sabi ko, ba't pray mo yung way ko? Ah, ayaw ko mag-pray. Brad, sabi ng Bible, pray. Love your enemies. Amen ba siya? Pag-pray mo, balikan mo. Ibigin mo, ako, asawa mo yun. Yung muna. Sabi ng Bible, love your enemies. Kahit kaaray mo, ibigin mo, asawa mo pa yun. Amen ba siya? Don't force patience. Nalisipin po. Alam mo, kapag naman yung time na meron kayo yung pagkatalo-talo, na? At hindi nangyari yung gusto mo, at iba yung nasunod, ha? At magpahanggang sa ngayon, tagay mo pa rin yun. Tandaan mo dito, nagkakasala ka. Nakikinig sa akin? Nakikinig sa akin? Nagkakasala ka. You are not right with God. Kasi minsan mayroon tayong gusto mangyari, hindi napakihilip niya kinggan. Nakikinig kayo? Kasi itanong kita, meron kang ikinigiit. Pero hindi natangga. Anong pakandam mo? At anong damdamin mo mapahanggan sa ngayon? Kasi siya pa rin, kung ikaw ay nitang mo pa, alam mo, you are not right with God. Amen? Amen?
application. Pray and ask God to see kung baka ikaw nga ang siyang mali. Ha? At kung meron kang hindi nakasundo, ha? Hindi natanggap ang iyong katwiran, hindi sakali sa'yo, huwag mo namang ituring na kaawin. Listen niyo po. Meron isang pastor sa Metro Manila. Alam ko yung kanyang membership. Marami siyang professional na miyembro. Mga researchers, magagaling. Ang ginawa niya, sabi niya, ba't hindi ko gamitin itong aking mga researchers na ito? Ba't ako magpapahirap gumawa ng lesson? Ako, kung nagagawa ng lesson talaga ng Sunday school. Kaya sabi ko, baka ganyan yun. Share ba yung kanya? Ang ginawa niya, yung kanyang mga researchers, marami sila, mga sampu, sabi niya, mag-research kayo, ha? Kayo ang maghahanda ng Sunday school lesson. Mag-research kayo, handa ka ng Sunday school lesson at ipakit niyo sa akin at aaprubahan ko kung gagamitin o hindi. At nakikinig sa akin? Ngayon, pag hindi nagamit yung lesson mo, huwag ka naman magtatampo at ang nagamitin yung lesson ng iba. Mag-research kang mabuti. Nakikinig sa akin? Baka kung hindi ito nagamit ngayon, baka next week. Nakikinig sa akin? Kung hindi next week, baka 2030. Ano gagamitin niya? Nakikinig ka? Now, ikaw yung researchers. Naghanda ka mo, nag-research ka. Nung ibigay mo sa pastor, every pastor, ay hindi ko ito gagamitin at ang ginamit yung sa iba. Anong gandaan mo? Nung siya, hindi handa niya. Kung hindi magamit, huwag kayo magtama. Doon masusukat kung mature ka na. But don't force what? Don't force the issue. Okay? The more you force the issue, the greater the contention will become. Huh? And number five, be willing to lay aside the disagreement alang-alang sa gawain ng Panginoon. Yan ang isa, eh? Talagang hindi may iwas ang lamang ng tanto ka. Talagang may iwas yung isa na yung ma-open ka. Emotion yun eh. Di ba lang isa? Emotion. But don't put it in that. Okay? The Word of God is much more important than your emotion. Huwag natin kalimutan. Ang gawain ng Diyos ay higit na importante, higit na mas mahalaga kaysa sa damdamin mo. Alright? So be willing to lay aside the disagreement for the greater cause of the church. Can you imagine? Wow, si Father Noel. Meron kaming naging hindi pagkakasunto. Meron siyang ipinipinan. Ayaw ko. Ayaw ko ba dito tama? Sino ba? Nagtampo siya. Hindi ko alam. Biglang hindi dumating. Ang sabi. Walang tututlo. Hindi palakpakad lang tayo. Nakikinig yan, di ba? Henry Christian? Wakas si Brother Reggie, napakalito ko. Mano, nagsilihan ka. Hindi ko alam. Hindi pala sumunto. Yung mga members sa doon, pila. Mga naka-amerikano na. Hindi ko matinusundo nila. Lalo, di ba ako? Ano ba siya? Nakita niyo? Sa balit na bagay na ang church ng Lord ang siyang nagsampil. Yung ba? Hindi dapat. Amen? Amen? Kung bakit, ano man maganap? Pakibasa na niyo ba? The Word of God is much more important than your feelings. Nakita yung kay Pablo, di ba? Ano sabi ng isang grupo? Ako kay Pablo, yung isang grupo, kanito siya. Kami ni Apollos. Yung isang grupo na sabi, ako magtest si Pablo, ako magtest si Apollos.
Ngayon, nagkagrupo-grupo na sila kung sino ang magaling at kung sino ang higit na spiritual. Amen? Nagkagtampuhan at manuhuli. Divide na, madi-divide sila. May mga pagkakabit ang kihanan. Na ating pong tagandaan. Talaga mong kamisan, mayroong Kristiyano na maghihingan na kayo. At yung kanyang hingan na kayo, ihihingan niya sa iba. Yung hininga naman, kakampi sa kanya. Nakikinig kayo? Aawahin na yung napagtampuhan niya. Yung napagtampuhan naman, magdarandang sapagat napagtampuhan na siya. No, magsasalita sa iba. At magkakaroon siya ng kakampi niya. Na kung dumating ang time na may nagtatawag na kanino ka kapanin, kanino ka kakampi. Nakikinig sa atin? Nakikinig mo ba kayo? Tandaan din ito. When disagreement come and you are called on to choose a side, we need to choose God's side. Amen. Mungkin ang manipa? Ha? Ulit nga. When disagreement comes and you are called on to choose a side, we need to choose God's side. Amen? Huwag ka agad papanig, huwag ka agad ka. Alam mo na mga na, ang papaligan mo ay ang panig ng Diyos. Amen? Kapag sa Diyos ka pumanig, ano mangyayari? Ang church hindi magsasaga. Makapagpapatuloy kahit hindi magkasundo ang dalawang tao. Amen? Alam, bakit hindi ito pinag-uusapan? Sapagat sa ganitong kapanahonan, kailangan natin ng encouragement mula sa Diyos. Amen? Sa ganitong kapanahonan, kailangan natin ng lakas ang loob, di may tatak dahil sa Diyos. Ba't doon bakit? Ang tatak, ha? Lakas ang loob, ibinibigay ng Diyos. At ang isang kaparaan niya is what? Yung ating magandang relasyon sa ating kapatiran. Amen, Christian? Amen? Amen. Number 6. Don't try to destroy yung hindi mo nakasundo. Ano man ang maganap, huwag mong pag-isipan na sirain, saktan, yung taong hindi mo nakasundo. Why? Bakit? Bakit? Bisa kasi, ganun ang nangyayari, di ba? Pag hindi mo nakasundo, no? Bisiraan mo siya. Chichismis mo siya. Ha? At kukuha ka ng mga kaibigan mo, kapalig mo sa church, nasabihin, yung tao niya, sa bahay, ganun yun. Sinisira mo siya. Okay, kasi ka pala, it is evil to destroy others. Ano ka, dami ha? It is evil to try to destroy others. Especially, higit sa lahat, kung siya ay kapatid mo sa Panginoon. Okay? In John chapter 10 and verse number 10. John 10:10. Ano ang sabi ng Bible? The thief cometh not but for to steal and to destroy. Now, sino yung thief na binabanggit doon? Sino yun? Si Satan. Sino yung thief? No? Si Satan. Nakita mo? At the thief coming not but for to steal, to kill, and then what? To destroy. Ito mo? Ang diablo ay destroyer. Paliwanan ba? Kaya kapag ikaw ay nangyugalit, nasirahin ng ibang tao, abay siya, diablo ka. Tama ba? Oh, because the devil come to kill and to destroy. Pero sa Kristo, mag-ayang ka. For what? But ang sabi ni Lord, but I am come for what? To give what? Life. Anong klaseng life? Anong klaseng life ang bibigyan niya? Abundant life. Blessing. Amen? Ang diablo dumarating to kill and to destroy. Samantalang si Christ, anong kanya? To give what?
sino ang papanigin mo. Pag pumanig ka sa Lord, abundant life. Pag ikaw naman ang ugali mo ay, sapagat hindi mo nakasundo ay, sisiraan mo, si Diablo ka. Tama, di ba? Si Diablo ka. At alam mo lagi, nakaalim mo, sabi nyo, like, pray, love your enemies. How much more? O, hindi mo naman enemy yan. But, what the hell kang magtutuloy na kaaway kung sino man, higit sa lahat kung shake ka pati mo sa Diablo. Pag huwag ka mag-iisip ka sa lahi, masira ang buhay niya, bumagsak siya, ba? That's right. Makadyablong gawa niya. Amen. 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 Again, sabi ng Sabi Kristo, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Amen. Amen. Oh, but I am come to give life abundantly. Amen. So don't try to destroy the one with whom you have disagreement. Okay? Now, take to this one. Ito po natin natin. Kahit na ikaw pa ang tama. Alam niyo sa ano, Lord? Huwag mo ikatuwa kapag yung kaaway mo bumagsak. Kasi baka maawa ako, ibarang ko siya. Ikaw ang kawaawa. Alam niyo na? Napakalimano, kahit ganito ka. Okay. Ah, galit ako dyan kay Kiko Pangalinan, kay Kati. Pero bright problem, ayaw ko yan. Ay, talagang natuwa eh. Di ba? Amen? Ako, bibigin ako. Ako, may Sara, heroin mo ako. Hindi si Sara, heroin mo. Ah, bumoto kay Hanami Sara, heroin mo. Ayaw mo. Pero huwag kang mag-isip ng kanilang kasamuyan. Amen? Talagang si Christ, mawasa sila. Kaya, hindi. Talagang si Christ ang kanya, abang yung trip eh. Amen? Pag nag-pray ka ng kasamuyan, kamatayan mo, isip-sip-sip-sip-sip-sip. Alright? Ano yung isang? It is evil to try to destroy others. Ano yung isang? Ha? Even if you are right about the disagreement. Kahit sa ibang tama ka, you should not become wrong by trying to destroy others. Kasi kahit tama ka, at igigit mo naman, no, at talagang gagawa ka pa naman para masira siya, lalabas na, ikaw pa ang magiging masama. Okay? Kung siya man ay mali, bahala ang Diyos sa kanya. Again, Christian, huwag na ang makalimutan, we are not the master. You are not the master, si Kristo. Kung sa may mali, kung sa may nagkasala, ano sabi ng Lord? Vengeance is mine. I will repay, say the Lord. Amen? But we are not the master. Alright? Give your disagreement to God. Tiyan ko na. Give your disagreement to God. And don't bring your disagreement about them to others. Yung hindi yung pagkakasundo, itawag mo sa Diyos. Ilapit mo sa Panginoon. Hindi sa ibang tao para humanap ka ng kapalagupan. What the word? Amen. Amen, Christian? Amen? Now, kagaya ko ng ating nasabi nito nakaraan, this world does everything to beat us down. Sa panahon nito, makikita mo naman talaga na ang sanlibutan, ginagawa niya halos ang lahat at nagawa na niya upang tayong Kristiyano ay papanghinain ang loob, ha? Takutin upang tayo ay makontrol at maparalyze. Alright? At tayo ito talagang maibaksa. Now, sa ganitong pagkakataon, saan tayo pupunta? Sino ang ating kapaguhan? Saan tayo tutulog? Alright? Kaya na sabi ko, when we come together, kaya kapag tayo nagkakatipon-tipon para sumamba at mag-fellowship, we need to be encouraged. Iba lang yung isa? We need to be encouraged. Alright? We need to be straight,
sa ating pananampalataya. Amen? Amen? We need encouragement. Okay? Kaya nga, tayo po sana ay magkaroon talaga ng pananampalataya ng ating prinsipyo na sa ating pagtungo sa church, ay meron talaga tayong prayer, Lord, make me a blessing. Amen? Make me a blessing. Alright? Huwag natin hayaan na tayo ay na tayo po ay maging sanhi ng suliranin sa ating church. Kundi bakos maging blessing po tayo sa buhay ng bawat isa. Amen, you said? And then this morning, kung hindi ka patiyak, napagkaramatay ka, salamat ang punta mo, iyakin mo ngayong umaga. Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka. At sana, babe, no, sapagat talagang kailangan natin para pala ng encouragement, amen? Kailangan natin para pala ng lakas ng Lord, tayo pa matatag. Kailangan natin yan eh. Huh? And don't forget, isa sa para ng Diyos, para ma-encourage ka at mapalakas ang loob mo dito sa church. Amen? May maganda tayo, may nang healthy na relasyon sa isa't isa. Oo! Tama! Talagang madalas, hindi tayo magkakapareho ng paraan o opinion. Pero hindi tayo dapat maging magkaaway. Amen? Amen? At huwag kong tanubisi ng kasasama ng ating kapwa. Na? At bali, pang mangyari, na minsan, tayo pala mali. Siya pala ang tama. Di ba? Tama ba ako? Amen? Kaya, anong mahalaga? Go to church. And be a blessing sa bawat isa. Amen. Ilan dito mo yun? Ilan dito mo yun?